Binabanata ng kampo ni Vice President Jeju Marbinay si DSWD Secretary Dinky Soliman. Sa halip daw kasi natutukan ang mga nasalanta ng bagyong Lando, inuna pa raw nito ang di manoy pangangampan niya para sa tambalang Rojas Robredo. Mariin namang itinanggi ni Soliman ang aligasyon, gayon din sina Mar Rojas at Congresswoman Lenny Robredo. Anila, ginagawa raw ng gobyerno ang lahat para matulungan ang mga nasalanta. May report si Dano Tingkungko. Sa kasagsagan ng pananalasa ng bagyong Lando sa Hilagang Luzon noong Sabado, nasa Coronadal, South Cotabato si DSWD Secretary Dinky Soliman para pangunahan ang isang pagtitipon kaugnay ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program. Kasama niya roon si Liberal Party Standard Bearer Mar Rojas at running mate na si Congresswoman Lenny Robredo. Pinupunan ng kampo ng katunggali ni Rojas na si Vice President Jeju Marbinay ang ginawang ito ni Soliman. Ayon kay Attorney Rico Quicho, Vice Presidential Spokesperson for Political Affairs, imbis daw na tumulong si Soliman sa mga apektado ng bagyo ay naging abala ito sa umano'y pagkampanya para sa mga manok ng Liberal Party. Sa isang pahayag, sinabi ni Soliman na October 14 pa lang nakatutok na umano ang disaster response team ng DSWD sa NDRRMC kaugnay ng bagyong Lando. Matagal na rin umanong planado ang pagtitipong dinaluhan niya sa Coronadal kung saan inimbitahan naman o si Rojas at Robredo bilang resource persons. So yung sa Coronadal is bahagi yan ng mga series of events na pinaalala na eradication of extreme poverty ay napakahalagang agenda at ang mamamayan mismo ang kumikilos. Nasa kasiguran na Aurora kanina si Soliman para mamahagi ng relief goods. Palagay ko hindi pwedeng sabihin na ang DSWD at ako ay nagkukulang sa pagsisigurado na ang pangangailangan ng ating mga kababayan, lalong-lalo na yung mga apektado sa Lando, ay hindi namin binigyan ng halaga at pinagtuunan ng pansin. Nasa Infanta, Pangasinan naman kanina si Mar Rojas at Robredo para mamigay ng relief goods sa mga nasalanta ng bagyong Lando. Natanong si Rojas sa pahayag ng kampo ni Binay. Palagay ko hindi na dapat na bigyan pansin yung mga walang katuturang mga statement niyan. Kasi malinaw naman, di ba, na ginagawa ng buong pamahalaan ang kanilang tungkulin. Binisita rin ni Mar Rojas at Robredo ang mga binagyo sa bayan ng mga Tarem. Parang nakakalungkot na ganun na kami yung willing gawin para lang manalo sa isang eleksyon. Siguro hindi ko alam, no, kung saan nagmumula yan. Siguro gawain niya kasi yun, eh. Di ba? Dano Tingkungko, GMA News.